37 kabanata. Kumakabog ang dibdib ko dahil sa bagyo. Pakinggan ninyo ang dumadagundong na tinig ng Diyos na parang kulog. Pinakikidlat niya ang buong kalangitan at pinaaabot ito hanggang sa dulo ng mundo. Pagkatapos ay maririnig ang dagundong ng kanyang tinig na parang isang kulog. Hindi niya ito pinipigilan. Kagilagilalas ang dumadagundong na tinig ng Diyos. Gumagawa siya ng mga kahanga-hangang bagay, mga bagay na hindi natin kayang unawain. Inuutusan niya ang yelo na pumatak sa lupa, ganoon din ang ulan na bumuhos ng malakas, para ang tao'y makapagpahinga sa kanilang mga ginagawa at makapagbulay-bulay sa mga ginawa ng Diyos. Nagtatago ang mga hayop sa kanilang mga taguan at nananatili roon kapag may bagyo. Dumadating ang bagyo at ang hanging malamig mula sa kanilang taguan. Sa pamamagitan ng hininga ng Diyos, nabubuo ang yelo at nagiging yelo ang malalawak na bahagi ng tubig. Pinupuno niya ng tubig ang mga ulap at pinakikidlat ito. Sa kanyang utos, nagpapaikot-ikot sa buong mundo ang mga ulap. Ginagamit niya ang mga ito upang ituwid ang tao o ipadama ang kanyang pag-ibig. Job, pakinggan mo ito at pagbulay-bulayan ang mga kahanga-hangang bagay na ginagawa ng Diyos. Alam mo ba kung paano inuutusan ng Diyos ang ulap at kung paano siya nagpapakidlat mula rito? Alam mo ba kung paano lumulutang ang mga ulap? Ang lahat ng ito ay kahanga-hangang gawa ng Diyos na ang dunong ay walang hangganan. Ika'y pagpapawisan dahil sa mainit na hangin mula sa timog. Matutulungan mo ba ang Diyos na ilatag ang kalangitan at patigasin na parang tansong salamin? Kung matalino ka, sabihin mo sa amin kung ano ang dapat naming sabihin sa Diyos. Hindi namin alam kung paano kami mangangatwiran dahil kulang ang aming kaalaman. Hindi ko gugustuhing makipagtalo sa Diyos dahil baka ako'y kanyang ipahama. Walang sino mang makakatitig sa araw na nagliliwanag sa himpapawid. Pagkatapos mahawi ng hangin ang mga ulap, mula sa hilaga, paparating ang Diyos na nagniningning na parang ginto, at ang kanyang liwanag ay kahanga-hanga. Hindi natin lubos na maunawaan ang makapangyarihang Diyos na napakadakila. Lubos siyang makatarungan, matuwid, at hindi nang aapi. Kaya iginagalang siya ng mga tao. Hindi niya pinapansin ang mga tao nagsasabing sila ay marunong.